Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa salitang kusang loob, pagmamahal na may kusang loob. Babasahin ko ang mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 53 verses 11 to 12. Ang aking tapat na lingkod ay lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking parurusahan. Dahil dito siya ay aking pararangalan kasama ng mga dakila pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay, nakatawag pansin sa akin dito yung pag-ibig na kusang loob. Ngayon kasi ay panahon ng Kwaresma. Maraming mga tao, kung titignan natin sa ating kapaligiran, natatrabaho dahil siyempre sa pera, mga manggagamot na dahil sa pera, mga servant leader dahil sa kanyang profesyon, mga lingkod ng Diyos na kulang sa pakikinig, kundi parang ginagawa lang kanilang obligasyon. At ganun din sa mga magulang na kulang sa pagbibigay ng kusang loob sa loob ng pamilya, kundi ang iniisip pa ay kapakanan ng iba sa mga bisyo at mga personal na pangangailangan. Maganda ang pagbasang ito ngayon dahil ito ay pagpapakita ng kusang loob ng Diyos na pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang kanyang pagpapakahirap para sa ating mga kasalanan. Kaya ang tawag sa atin ngayon bilang mga magulang, bilang mga Kristiyano, ay paano tayo nagbibigay ng time para sa iba at para sa ating pamilya? Ito ba ay bunga ng isang kusang loob na paglilingkod sa ating pamilya? Ang pagtatrabaho ba natin ay para sa kapakanan ng ating pamilya? Dahil kung ang ating paggawa ay mayroong bunga ng pagmamahal, siyempre ang ating paglilingkod ay mayroong kalakip na saya at may kalakip na pagtsatsaga. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana'y nagustuhan natin ang kahalagahan ng kusang loob sa paglilingkod. God bless po sa atin.